So yun mga boss, may kwento lang ako sa inyo about dito sa bahay. So ang nangyari kasi, pag uwi ko from Laguna, pumasok ako sa bahay syempre. Buksan ko yung breaker, walang kuryente. So una kong chinek, baka naputulan ako ng Meralco. So hindi naman, pag check ko. Inon ko ulit yung breaker, wala ulit nangyari, walang kuryente. So chinek ko yung poste sa labas. Yun, sa taas. Yung poste namin na yan. Yan. Putol. Yung dalawang linya. So, ngayon, mga bossing, ang nangyari, nagpa-troubleshoot ako sa isang certified na electrician at sa loob ng kisame namin may putol. So, ayan, pumasok sa kisame. So, ngayon, nag-DIY kami. Kumuha ako ng Royal Cord ko sa sound system na gauge 12 lang. So ayan, nagdugtong kami sa loob. Dumaan sa loob ng kwarto, papunta dun sa may loob ng bahay, papunta rin sa tabi ng main breaker namin. So nakakatakot kasi yung nangyari na nawalan ako ng kuryente is may nasunog pala na wire. So may trouble dun sa loob ng kisame namin. So hindi namin nakalkal yung kasi magsisira kami ng kisame. So bali ayon, ang nangyari is may nasunog nga pala sa may loob ng kisame. So gumawa kami ng bagong layout para lang magkaroon ako ng kuryente kasi magagabi na noon. So ngayon, binalak ko, in case na lagi kasi akong wala dito sa shop, in case na may mangyari ulit dito sa may loob ng bahay, tapos magkaroon, halimbawa, ang inatkat ng daga yung nilayout naming wire, live wire pa rin yun kasi andun yung mismong breaker namin sa loob. So naisip ko, dito, maglalagay ako ng mismong dalawang breaker pa. Para ito yung pinaka main, at least nandito, hanggang dito lang yung kuryente. From poste, doon, pagtakbo ng wire dito, andito na yung pinaka main. So magkaroon man ng trouble dito sa labas, kasi dyan yung naputol, hanggang dito na lang yung kuryente, hindi napapasok sa loob ng bahay. Kumbaga ito, hindi na magiging live to, itong wire na to. So ang ginawa ko, ang bala kong gawin, dalawang breaker, isa para sa bahay, isa para sa sound system. Para pagka kailangan kong magrekta, pag maraming kailangan na i-load na amplifiers, is pwede. So, ito. Dumating na yung order natin. Ayan, mga bossing. Pakita ko na lang din sa inyo kasi ako ang magle-layout nito, magle-layout ng wiring, pero si Kuya Noel ang ating pagiging, ang gagawing, siya ang magte-terminate ng wire para maging safe. Kasi hindi naman tayo certified electrician, takot tayo sa mga live wire, so ipagkakatiwala natin to. So ganito lang gagawin ko dyan. Ayan. So from poste, imagine nyo ito yung yung line 1, line 2 ng poste. Line 1, line 2 ng poste, papasok dito, tapos magpaparallel tayo ng dalawang wire papunta rito, para may supply din yung kabila. So ang mangyayari, itong unang breaker na pinasukan, dito natin itatap papunta dun sa bahay. Dito. Papunta na sa bahay yan. So ito na yung breaker ng buong bahay. Eh dahil may supply na rin to, mag-aabang tayo dito ng kupo. Yung mismong industrial outlet. Industrial plug, socket. Tapos dun tayo magko-connect ng power distro. So hindi tayo dumaan sa bahay, rumekta tayo sa poste. So update ko kayo mga bossing pag naikabit na natin to doon sa pwesto na yon. Dito na yung kupo natin, ito yung industrial plug, industrial socket na 32 amperes. So dito na rin yung ating mga cable na double check nga natin to. Thank you.
pa pumasok, wait. So madilim. So ayun mga bossing, ito. Bali, natapos na namin ikabit lahat. So magte-testing na tayo. Energize na natin tong ano, breaker. So, kailangan ko ba ng flashlight? Bali, ito mga boss. So, naglagay akong label. Bahay. Sounds. So, ito yan. May abang yan na kupo na industrial. So, try na natin i-on yung breaker kung bubukas na yung ilaw namin dito sa bahay. Yon. Okay na. So, ito na yung pinaka-main breaker natin. Tapos, ito. Okay na to. Gumagana na to. Basta i-on lang natin tong circuit breaker. Ayan. Pero papatayin natin yan kasi hindi naman natin gagamitin. So, abang lang natin to. Kesa nagtatap tayo sa breaker, gumawa na lang tayo ng abang. So, ayun mga bossing. Natapos na natin to. So, maraming salamat sa mga nanonood yon. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood.